نظرتي طالع وبحاطه تخلف. إيه بس عنه. بس هذيل يعني الناس اللي شفتيهم من وين يعني؟ ها؟ وين كانوا أصلاً؟ صالون اللي هنا في خليفة اسمه شارم. شارم صالون. أوكي. والله. سيقولوا ما غباين؟ بس تخصي لا ما خيده تم فيديو. بس أتحب السبي وايد يعني مو زين. لا إن قصنا من سنة ما قصبنا إن ريل توك تلا جديد أنا. صديق. Hello, po. Hi, everyone. Welcome to live. Hello, po. Ma kabayan, kamusta na kayo? Real talk, no? So share naman tayo yung itong video sa mga kabayan natin dito. Gusto namin malaman sa yung mga kaibigan natin, yung mga kababayan natin, bakit maraming, you know, chismis. Ito nang subject na pinakadelikado. At hindi namin alam nang meron ng ano mo parang situation, no? So ito si Cisco, Naima. Hello po. So ano nangyari sa iyo, ha? Well, kahapon pumunta kami ng kapatid ko sa salon. Ah. Nang gabi 'yun, mga sino yung kapatid mo? Mariam Albeloshi. Sa kapatid ko din, ha, Mariam. Ha? Okay, sige. So ano nangyari doon? Pumunta kami ng gabi, eh sila naglilinis. So my sister asked na what time you close. Tapos parang may sinabi siya ng di maganda ng Tagalog na bakit siya dumating. Then sabi niya, "Oh, okay, come. You can come." Tapos kinanong So parang yung mga kabayan natin parang yung Pinay. Sabi niya, may dalawang isip, no? Parang aywa. Dalawang show mukha. Off, show off. May dalawang mukha, no? Yeah, akala niya hindi ka naman. Ay, naku, patay na ba? Bakit? Parang delikado 'yan talaga mga kabayan kasi sa akin talaga wala akong narinig ng negatibo diyan sa yung mga kabayan natin. Lahat ng narinig ko na sobrang bait nila, kahit anong gusto mo meron ng suporta. Na 'yon narinig ko na meron ng ibang balita sa ating sa mga kabayan natin doon sa isang salon. So walang basta bakit mga kabayan, no? So bakit na ganyan na may usapan natin ng negatibo dyan? So anong nangyari? So what's next? Anong nangyari dyan? So pumasok kami. So si ang ate ko, si Maria, pumunta sa taas para mag-wax ng kamay. Yeah. Tapos may isang Pinay, sabi niya sa Tagalog, ay, may buhok, may balahibo, pupunta dito, mag-ano siya. Eh ako gusto kong umalis, gabi-gabi dumarating. Ay, naku, patay na. At hindi siya alam na alam mo Tagalog, no? Yeah. At saka si kapatid ko din. Yes. So ibig sabihin na dalawang mukhang local ng Arabo talaga. So parehas na sa akin ng si sister ko na hindi sila alam na marunong siyang magtagalog, na kanindindihan yung sinasabi niya talaga yung kabayan natin. But the way she talk, alam mo na parang gusto niya umalis ka. Paano 'yan? Natatarapaho ka dito, hindi ka magchichismis. So palaging ganyan, no? Yes. So umalis ng kapal, bumunta sa baba, nagsumbong sa may-ari na ganito-ganito ang babae. Tapos yung ako, may dalang babae, gumagawa ng buhok ko, isa dito, nag-aagawan. Sabi ko, excuse me, hindi ako toy. Ganito. Toy, ibig sabihin na paglaruan, no? Yes. Ay, nako. Ay, bakit yun? Tapos sabi, oh, tinamay yung buhok niya, hindi magandang kulay, mas maganda yung sa akin nung ginawa ko ng tumong kulay. Sabi ko, grabe naman ito, nakagigil ako ng gig. Pero sabi ko, ang isip ko, yung kapatid yung sabi niya, hintay mo hanggang ano masasabi nila. So, ayun. Tapos nung dumating ng kapatid, sabi niya, tapusin mo yan, then come. Sabi ko, okay. Mas maganda kasi may patient na kayo dyan, no? Yes. So, patient talaga kasi yung problema, usapan natin mamaya pagtapos ng tarbaho, no? Yes. So, anong nangyari ba? So, nung natapos ako, gusto sabi yung papa, ay, ate, sunog natin dito ng roots niya, tapos dito sa baba. Sabi ko, excuse me, I don't want too much blood dry, and please don't burn my hair. So kabayan, just to give you a quick story to what happened, yeah? Just for those who are watching us right now, yeah. Kamusta na po kayo dyan? So, may incident na kami na sa si kapatid ko, dalawa, sa isang salon, napunta na sila. At saka nakaka-negatibong anong tawag dyan, yung chismis. They were just speaking stuff badly about my two sisters, not knowing that they actually know how to speak Tagalog.
I mean, why would you speak in the beginning to people like that? Kahit hindi half na lokal, mga pure, huwag kayo mag-chismis kasi bawal sa Pinas mag-chismis. Pwede yan makulong kayo. Hindi kayo nangihihiya kasi masakit sa amin yun. Kasi half Pilipino kami. Masakit na mag-chismis-chismis. Yeah. So, nung nagsabi kami sa may-ari ng salon, pwede kami mag-usap sa mga yan. Sabi niya, oh, sige. Kasi nahihiya siya tuloy, hindi siya masasabi. So, pumunta kami. So, first time, my sister Mariam, nag-fluent siya ng Tagalog. Talagang binuhas ng galit niya sa mga Pilipinas. Ay, nako! First time! Ay, nako! Sabi ko, yes, go, sister, go! Pagsabi mo mga yan. Bagsak! Tapos na sabi niya, lahat kayo makinig sa akin. Akala niyo hindi ko alam marunong mag-Tagalog? Akala niyo? Half Pinay po ako at masakit lahat ng sinabi niya sa akin. Ayan, oh, okay, may balahibo ako. Bakit kayo mga Pilipino walang balahibo? Hindi kayo proud? O ano? Anong masama kung darating ako mag-wax? Why they invest wax? Can you suffer what? Para mag-ganun lang, laruan? Ayan. Oh, nahihiya kayo kasi marunong kami mag-Tagalog. Saan ang mukha niyo? Nasa floor na. Tapos na kayo, nagbabasa yung mga floor, naglilinis kayo, at na mga customer dito. Ano masasabi? Paano manalaman ng mga government ko anong ginagawa niyo? Oh, napahiya kayo, no? Oh, sabi ko, ikaw, yung dalawa na yan, ikaw, ha? Gusto mong sunugin ng buhok ko? Sige, sunugin ko yung hair mo. Ano, masaya ka? Masaya kayo mag-chismis. Ayun ako, galing sa puso talaga kasi, ano, masakit, no? Masakit. Talaga, wala. Yani, I don't want to say to mga Pilipina, yung mga, kasi Pilipina kami, we proud, pero masakit sila magsalita. And I want to share with you guys how the, yani, situation, Pilipino, yes. Yeah. So, at sana manood sila, at sana, please, don't chismis to everyone. Not for the half Filipino. Palaging dapat ng respect, no? Yes, oh. Konting respect. Because we are giving you guys respect. So give us back respect. Okay lang, kasi sa lahat na kunwari, no? Sa lahat ng ibang nationalities, siguro meron ng masama, yung meron ng, mabait, meron ng, makadami na kami yung mga kabayan natin ganito. Sa lahat yung mga tao. Kung hindi ako nagsalita ng Pilipinas sa kanila, hindi sila magsasabi ng ganito, pero tahimik. So anong sabi nila sa at the end? Wala, tahimik sila, nahiya sila sarili, na-shock sila, kaya mo lang masasabi, ano ba sasabihin nila? Yun. Sorry? Ano magagawa ng sorry? Ano? Tapos sabi ng kapatid ko, anong tiyatawag sa Christmas sa for them? Sabi ko, wait. Sasabihin mo sa kanila, Christmas? After anong sinasabi sa atin, mga chismis? Walang Christmas mga yan. Bahala sa buhay nila. Malaman ko anong kasalanan nila. Yan, mga kabayan. No? Umalis na kami. So, umalis na sila. Parang sad naman talaga yung situation. Gusto namin mag-share na lang kasi, alam mo mga kabayan, ako, na alam ko naman sa mga kabayan natin, lahat na yung positive talaga. Yes. Yung, every time I heard about kabayans, they're always helping, supporting, being very hand-to-hand. But there's something with Filipinos that I've learned throughout the years is that there is two kinds of chismis, right? There's the good chismis and there's the bad chismis. The good chismis is always about, you know, somebody's improvement or somebody has gone somewhere, celebrating about something, talking about somebody very good. That's a good chismis. But a bad chismis is when you speak about somebody that is negative about them and you would, you know, talk, you know, not good for them. But I hope you guys would be able to get that sort of advice. Sa lahat ng mga kabayan natin, hanggang kayo po, kung alam niyo mga kabayan na maraming chismis na sila, sabihin niyo na sa kanila na dapat kayong mag-konti na mo yung chismis nila. Konti lang, ha? Baki na lang yung good chismis na lang, ha? So guys, what's up? We are going to Cleveland! Ay nako, tignan yung Cleveland! Ay Cleveland! Kamusta Cleveland? Maraming mga kabayan natin dyan, Cleveland! Kamusta po? Uy, darating na kami dyan, ha? Sige mga kabayan, Cleveland tayo.